katotohanang may nangyayaring pananakot. Kaya marami ang umaatras na kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election sa lalawigan ng Abra. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa programang Magandang Umaga Pilipinas ng DZRH. Wala po yun. Wala pong ganun mapananakot dahil siyempre po hindi papayag ang PNP. Hindi rin tayo papayag na magkakaganon. Paliwanag ng opisyal, hindi takutan kundi pakiusapan ang nangyayari kung kaya't marami ang kusang loob na nagwi-withdraw ng kanilang Certificate of Candidacy bilang pagsunod sa kanilang mga nakatatandang kaanak imbis na sila-sila pa ang maglaban-laban para makapuesto sa barangay. So it's more of agreement na lang. Umurong na lang. Ganung lugar po. Sa mga lugar, ganung lugar kasi Sir Angel, alam niyo naman, nag-uusap-usap at lalo yung may mga nakatatanda, yung mga elders na tinatawag nila, yun ang nakikipag-usap at sinasabi na wag nang mag-back out na lang, wag nang tumuloy, saan na lang munang pagbigyan. Ganun po yung nangyayari mga usapan. Dagdag pa ni Garcia. Paklaro nga sana natin ngayong araw na ito, pupunta na lang kami sa Abra upang kami mismo mag-iimbestigat, mag-aalam. Kaya lang po, yung regional director, kasama ko po kahapon, nasa tabi ko, nasa gilid ko mismo, si Chief PNP, at tinatanong namin mabuti yung regional director. Sinasabi niya, kung talaga naman kakailangan, siya mismo ang mag-aaksyon. Tutal eh, meron kaming mga dagdag na tropa dyan sa mismong Abra, and wala pong ganung klaseng mga pangyayari base doon sa ibang nababalita. Siguro po iba, minamagnify, wala naman, hindi makatotohanan. Ginawa ni COMELEC Chairman George Garcia ang pahayag matapos pumalo sa mahigit 250 ang bilang ng mga umatras na sa kanilang kandidatura batay sa tala ni Provincial Election Supervisor May Richelle Belmez. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.